sinabi mo na hit na hit rin yung puso ni Gaw sa audience, kapamilya audience? First of all, nagkakasalamat po ako sa lahat ng mga kapamilya na nanonood ng puso ni Gaw. At kung hindi po dahil sa inyo, hindi po kami nandito ngayon. And of course, I would like to give credit also sa buong team, sa buong cast ng puso ni Gaw. Kasi hindi lang naman sa actors yan. Kumbaga, sa buong team, especially behind the scenes. So, it's a team effort. Kaya kung magandang show. Bukod sa Sokiego, ay parang inaabangan na rin yung tambalan niyo, yung mga eksena niyo ni Sofia. First of all, nakakataba siya ng puso na nakikita ng tao na me and Sofia have chemistry together. Nakita ko sa Twitter para may... Actually, malakas siya on. Sofia. May ganun ba? Sofienzo, why not? Pwede ba yun? Nagpapasalamat ako dahil nagustuhan yung mga eksena na ako ni Sofia. May time na napag-usapan din namin to ni Sofia. It's actually a team effort lang talaga. Yes. And of course, kudos to all the cast members. Napakaganda talaga ng show na. Yes. Sobrang thankful po ako na nagustuhan niyo yung performance ko. And don't worry, marami pa pong mga intense na scenes na makayari. Well, sa story ngayon, medyo naging masama si Rafe. Hindi naman masama, pero he has his own problems na kaya siya nagiging ganun. Pero of course, tao lang naman tayo pag may problema. We are forced to do things that hindi natin gusto, lalo na sa mga taong mahal natin. So ang dapat bang abangan ng mga kapamilya audience natin ay kung paano nga bang mapapalambot ng Vida ang puso ni Rama? Yes, saka makikita niyan towards the story habang tumagal pa. And as of now, syempre si Rama, he's getting what he deserves na yes. For being mean, for being stiff, for being or not understanding kay Vida. And also, sa hindi niya pagtanggap na feelings sa sarili niya. Kumbaga, I'm sure yung mga tao alam naman nila na gusto ni Rafa si Vida. Pero, to a point na si Rafa, hindi niya maamin. Kaya naging ganito kabigat yung mga problema sa sarili. Masyado niya tinatago. Alam naman natin, no, yung breakdown scene mo, napanood namin yun. So, question na, ano yung motivation mo doon sa likod ng eksena mo? Saan ka kumuha ng emosyon? Yung breakdown scene, siguro kumukuha din ako ng lakas ng loob sa mga, I guess, mga problems sa buhay. Parang lahat naman tayo may mga sariling challenges, problems that we have to face. So, ako nire-recall ko lang yung mga bagay na mga pinagdaanan ko, na feel ko na inabi ako or marami akong kulang sa buhay ko. So, chinanon ko yun to Rafa's character. At the same time, nakakatulong din kasi yung motivation ni Rafa. Kasi once you get into character, maapektuhan at maapektuhan ka sa actor. So, share to share? Kung ano yung ano na yan? Dami eh. Madami. Galit. Okay. But, and another eksena na inabangan talaga din nila is yung ano yung trending na sampa ni Vida, di ba, kay Rafa, na namula yung mukha mo. So, ano, kumusta naman? Kumusta yung mukha mo nga? Actually, nag-recover na ako after 10 days. Kasi, wow. Mag-sampa sa akin ni Sofia, parang hospital ako. Actually, Paano yung preparation mo? Or paano mo lang siya pinaghandaan yung eksena mo? Actually, hindi eh. So, marami din akong sampal na natanggap sa kanya. During the scene. Sabi ko kay Sofia, go lang. Basta kung ano yung maramdaman mo, sampalin mo lang ako. So, para tas magala. Sa Sofia sa'yo. Exactly. So, saan kaya nagagaling yung galing sa Sofia? Wala naman, actually. Dahil sa pag-alala. Joke lang. Pero, ayun. Ano yung reaction mo ngayon na parang wala bang nagagalit na wala ko naman sa'yo nagbabash na sa Sofia? So far, wala naman. Dahil mainit naman talaga yung pagtanggap sa'yo. Oo, mainit naman yung pagtanggap. Saka, yung mga Sofiego are very supportive and they are very understanding. And papasalamat din ako sa kanila dahil todo supportan talaga sila sa show natin. So, yes. Nakikita ka minsan, binibita ko na huwag niyo ako maging masama kay Vida. Mga ganun mo. Ako yun, ako yun. Ikaw ba yun? Sabi ko na nga. Pero, may okay yung pagtanggap ko sa akin. So, thank you. Right. And lastly, ano yung mga dapat abangan for the Puso ni Gaw?
Siguro mga dapat na pagkain is siguro sa story ni Tessa and Marga, kay sa dad ko at kay Joem. And of course, sa aming story at pagkain ni Diego. So, alam natin na makikilala ko na si Diego soon dahil siya ang magliligtas sa akin. Tapos, sa character ko, maraming pinagdadaan sa buhay. So, tingnan natin kung nalambot ba ang puso ni Rafa sa baby edad, sa pamilya niya. Ako, gusto ko talaga yung lumambot yung puso niya. Kasi, batong-bato ba? Oo eh. Saka sarap din magmahal. Ano?